Kung napapansin po ninyo, ang lahat ng vlog ko sunod-sunod ay tungkol sa Nazareno. Kasi po ako po ay may devotion mismo sa poong Nazareno. Bakit? 4 years ago po, kasagsagan ng malakas na ulan, kinakailangan ko pong mag-renew ng registration form ko po sa COMELEC para maging makaboto ulit, no? Yung kay Duterte days. Then, yung sistema po kasi noon sa pagpaparehistro ay napakatagal. Biruin nyo po, from 5 a.m. in the morning, nakauwi na ako ng 9 p.m. Ang lakas ng ulan noon, pauwi na ako. Nilakad ko po Makati City Hall hanggang Guadalupe. Wala po akong pera ni piso, no? Pagdating ko ng Guadalupe, umiiyak na ako kasi sabi ko, paano ako uwi ng Cavite? Hindi ko naman pwedeng lakarin ang Guadalupe hanggang Cavite. Buhay pa kaya ako noon? Sabi ko, Diyos ko, pagod na ako. Wala akong kain. Sa paglalakad ko, dyan sa Guadalupe, kasi talagang sabi ko, wala na akong choice. Lakad na lang. Wala ako kahit piso eh. May nakita akong isang bahay doon na may poong Nazareno. Tapos nagdadasal sila. Ako naman, dahil syempre mahihiyain ako, hindi ako sanay sa mga ganun eh, matao. Pumunta ako dun sa gilid. Sabi ko, magdadasal ako kay Lord kasi wala akong pamasahe. Yun talaga yung nasa puso ko. Sabi ko, edi nagdadasal ako sa gilid. Nakita ko nung may-ari ng bahay. Ang sabi niya sa akin, pasok po kayo sa loob ng bahay. Open po ito sa mga tao. Pwede po kayong magdasal. Ngayon, syempre, parang sabi ko, Lord, sa YouTube eh, ikaw na nagsasabi sa akin, pumasok na ako. Hindi pumasok ako doon. Hawak talaga ako doon sa Nazareno. Sabi ko sa Nazareno, Panginoon, kayo na ang bahala sa akin sa pag-uwi ko. Sabi ko, nagugutom na ako. Wala akong pamasahe. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Sa oras na ito, sa'yo na lang ako aasa. Sabi ko, mag-isa lang ako. Iyak ako ng iyak nun. Pag alis ko, tinawag ako ng may-ari ng bahay. Sabi niya sa akin, sandali lang, mamaya ka na umalis, may ibibigay ako sa'yo. Binigay niya sa akin ito. Patagal na po ito sa akin. 4 na taon na yata. Yung pagkabigay niya sa akin ng panyong ito at saka ako umalis, sabi ko, Panginoon, bahala na po kayo sa akin. Sa paglalakad ko, pauwi na ako, naglalakad ako kasi talagang Cavite to Makati to Cavite, talagang lalakarin ko na, wala na akong magagawa kahit malakas ang ulan. Nakita ko yung kaibigan ko. At alam mo ba nangyari? Nakita ko yung kaibigan ko, sinama niya ako sa bahay nila, kumain ako, pinakain niya ako at siya mismo nagbigay sa akin ng pamasahe. Umuwi ako ng may pamasahe at busog. Iyak ako ng iyak pag uwi ko, sabi ko, Poong Nazareno, maraming salamat, hindi mo ako pinabayaan. Yung mga panahon na yun yung mga times na sinasabi ko, ang Diyos ay kikilos sa tao. Kaya ang pagdedevotion natin sa Nazareno, ito rin ay nagbibigay ng isang malaking biyaya sa mga taong naniniwala sa kanya. Kasi ang Poong Nazareno, si Jesus yan eh, na taga Nazaret, yan ang kanyang titulo. Kaya sana igalang na.